ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Magandang umaga, Pilipinas. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Panahon TV. Sa patuloy na pag-iral nitong ITCZ o Intertropical Convergence Zone, alamin po natin ang magiging epekto niyan sa agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito muna sa Luzon para sa Tuguegarao City, mararanasan ang temperaturang maglalaro sa pagitan ng 22 to 31 degrees Celsius. Inaasahan naman natin ang generally fair weather condition o maaliwalas pong lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Mararanasan din yan dito sa Metro Manila, Lawag, Olongapo, Tagaytay at ganun din dito sa bahagi ng Legazpi. Sa Baguio City naman, masarap mamasyal dito sa Burnham Park dahil makikiayo naman ang lagay ng panahon. Inaasahan natin ang temperatura nasa 16 to 22 degrees Celsius. Pero dito sa Puerto Princesa, nako, doble ingat para sa mga residente niyan dahil mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng malaking tsansa ng mga pag-ulan. Dako naman tayo sa bahagi ng Visayas. Para sa Tacloban, inaasahan po natin malaki po ang tsansa na makaranas kayo ng maulap at maulang panahon sa mga susunod na oras. Kabaligtaran naman yan ang inaasahan natin dito sa Iloilo, ganun din sa bahagi ng Bacolod at pati na rin sa Metro Cebu. Ang temperatura sa mga nabanggit na lugar nasa 26 to 32 degrees Celsius. Pero kahit pumaalinsangan ang panahon, posible pa rin ang pagkakaroon ng isolated rain showers or thunderstorms. And lastly, for Mindanao, dito sa Cagayan de Oro, Metro Davao at ganun din sa Zamboanga. Bagamat ang temperatura, posibleng maglaro sa pagitan ng 23 to 33 degrees Celsius, maging handa pa rin sa maulap na papawirin na magdudulot ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So doon sa mga palabas na kanilang bahay, huwag kakalimutan ang pagdadala ng inyong payong. Sa ibang usapan naman, inilatag ng mga representative ng Pilipinas ang kanilang proposal para mapangalagaan ang migratory species. Sa ikalawang araw ng 12th Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species and Wild Animals, ipinihayag ng Pilipinas na kung gusto nating mapangalagaan ang migratory species, dapat ding i-consider o bigyang pansin ang kanilang habitat, partikular na ang intertidal and coastal habitats. Taong 1971, nabigyang bisa ang Ramsar Convention kung saan higit 100 bansa ang nakiisa sa kasunduan. Ngayon, bahagi po ng pagpupulong ang pagpapanatili sa layunin nito hanggang sa kasalukuyan. Lalo pa at 32 sa 53 Ramsar sites ay merong coastal component. Balita naman sa labas ng ating bansa, isang malakas na lindol ang tumama sa Indonesia kahapon. May lalim na 549.2 kilometers na mataan ang sentro ng magnitude 6.7 na lindol sa layong 141 kilometers north-northeast of Palue, Indonesia. Bagamat malakas ang pagyanig, hindi naman naglabas ng tsunami warning at wala rin namang naiulat na casualties o pinsala mula sa naganap na lindol. Gaya po ng Pilipinas, isa rin ang Indonesia sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire kung saan madalas tumatama ang lindol dahil yan sa frequent seismic and volcanic activity. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Be safe habang may lindol. Manatiling kalmado at alerto. Kung nasa loob ng gusali, gawin ang duck, cover and hold sa isang matibay na mesa. Kung nasa labas, lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak o mahulog. Kung nasa sasakyan, mag-park sa ligtas na lugar at manatiling naka-seatbelt. Huwag tumawid sa mga tulay at overpass. Tandaan na ang kalmadong pag-iisip at kaalaman ang susi sa inyong kaligtasan.